Pinalaya ng komite sa Senado ang direktor na si Jojo Nones mula sa pagkakadetine kaugnay ng pagdinig sa umunoy pang-abuso sa aktor na si Sandro Mulat. Nasa custody ng Senado si Nones mula pa noong August 19 matapos siyang ipakontempt ni Senador Jinggoy Estrada dahil sa umunoy pagsisinungaling. Sa pagdinig kahapon, nagkainitan ang dalawa dahil sa hindi pagsagot ni Nones sa tanong ng mga senador gamit ang kanyang right against self-incrimination. Isa si Nones sa inireklamo ni Sandro ng rape through sexual assault. Ayon kay Senador Estrada, sinulatan siya ni Nones para humingi ng paumanhin sa kanyang ikinilos at mga sinabi sa pagdinig. Personal din daw itong humingi ng paumanhin sa kanya. And he acknowledged that he was disrespectful and he regretted what he did yesterday. Well, sabi niya, the anxiety and stress I've been experiencing due to my detention unfortunately clouded my judgment. Well, yes, I accept his apology, but I have to warn him that a repetition of this kind of demeanor, he has to face another siguro another penalty siguro. He might be detained again. Halos 4 milyong pisong tulong ang personal na ipinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga Cavite na apektado ng Bataan oil spill. Kabilang diyan ang tig 5,000 pisong ipamamahagi sa mahigit 33,000 na mangingisda na naapektuhan ng kabuhayan. May inilaan ding pondo para sa post-harvest equipment at training. Sa taya, umigit kumulang 250 million pesos ang nawalang kita ng mga mangingisda. Good news naman sa kanila ng Pangulo. Makakapalaot na ulit sila. Wala na raw oil spill ayon sa Department of Agriculture. Nasabihan lang ako ni ating Secretary si Kiko Laurel ng DA na mula ngayon ay maari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede nang ituloy ang inyong hanap buhay. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang malibsan ang pinsala na inidulot ng mga insidenteng gagaya nito. Itinuro ni Police Colonel Jovi Espinido si Senador Bato de la Rosa na dating PNP chief na nasa likod umano ng sinusunod na quota at reward system sa Oplan Tokhang kasama pa raw ang pagpatay sa mga nasa drug list. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig sa Kamara tungkol sa umunay extrajudicial killing noong panahon ng Duterte administration, humarap sa Quadcom panel ng 4 House Committees ang tinaguri ang poster boy ng War on Drugs. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na may quota system na sinusunod ang Philippine National Police noon sa Oplan Tokhang, kasama na umano ang pagpatay sa mga nasa drug list. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga police lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay, Your Honor, Mr. Chair. Maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yon ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota. Sabi ni Espinido, ang nasa likod nito, ang liderato ng PNP, simula kay nooy PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Your Honors, from the chief PNP down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. Hindi raw na monitor ni Senator de la Rosa ang hearing sa Kamara, pero tugon niya sa sinabi ni Espinido. Gawin mo lahat ng legal na pamaraan para makahinto yung problema sa droga sa lugar mo. Diba? Kaya kayo nasayin dyan para tabahoy mo yung droga. Wala ko sinabi, nasayin kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan. Lahat ng mga pausap dyan, patayin mo. Wala ko sinabi ko. Diba?
kinontempt naman ng Quadcom si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista. Si Padilla ang warden noon ng Davao Prison and Penal Farm nang patayin ng dalawang inmate ang tatlong umano'y Chinese drug lords. Ayon sa ilang inmate na tumestigo sa Quadcom, alam ni Padilla ang paglipat sa iisang selda sa limang inmate para maisagawa nila ang pagpatay. Mabibilanggo si Padilla hindi sa kamera kundi sa Bicutan City Jail ng 30 araw. Pinabulaanan ni Padilla ang alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Another inspiring story ang tampok sa episode ng Magpakailanman this Saturday. Bibidirehan si Cassie Legazpi na magkakaroon ng di lang isa, kundi tatlong ama. This weekend din, mapapanood ang jam-packed sa sayang Running Man PH. Ang bagong guest ng mga runner, walang iba kundi si Sandara Park. Ang tanong, kakayanin kaya ni Sandara ang anti-homesick race? Nakapanayam ng GMA Integrated News ang ilan sa cast ng upcoming series na Lord of the Rings, The Rings of Power Season 2. This season, marami daw ang dapat abangan lalo na ang power na lalabas mula sa rings. Dagdag excitement din ang new places or maps na matutuklasan ng viewers. Para sa mga kapuso sa Japan, inanunsyo ng Sparkle GMA Artist Center na kansilado ang Balik Saya Super Saya with Sparkle event this August 31 hanggang September 1. Dahil yan sa pinangangambahang paglandfall ng bagyong Shanshan this weekend. Iaanunsyo soon ang rescheduled dates. Doble ingat sa mga kapuso natin dyan. What you see is what you get. Yan ang sagot ni Kylene Alcantara sa kilig viral video nila ni Kobe Paras. Ibinahagi na rin ni Kylene ang kanyang plano para sa nalalapit niyang birthday. Yan ang chika ni Lars Santiago. Usap-usapan ngayon online ang video ni na Shining Inheritance star Kylene Alcantara at basketball player Kobe Paras na tila ba comfortable na sa isa't isa sa isang private event. Nang tanungin namin si Kylene kaugnay nito, I feel like it's my right to not answer or to answer questions or to deny nor confirm anything. I don't need to explain myself din naman po to other people. Whatever they see is that's what they're gonna get. And as long as alam ng pamilya ko at yung mga close kong mga kaibigan or my loved ones what's really happening behind cameras, I feel like I don't owe the public any explanation naman po. Unang napansin ang sweet gestures ng dalawa sa isa't isa, lalo na online. Gaya na lang ng pag-repost ni Kobe ng photo ni Kylene with a subtle white heart at heart-eyed emoji comment sa post ng actress. Minsan na rin na-spot ng netizens ang dalawa while HHWW or holding hands while walking in the metro. And just recently, may fanboy moment si Kobe sa magazine cover ni Kylene. Well, thank you. Thank you for the support. Ever since talaga na mas naging closer kami. He is really supporting me all the way. Wala mang direktang pag-amin sa kanilang status, ay may kakaiba namang paglalarawan si Kylene on what they have. It's a different feeling po. So I don't know the exact words to describe it. Lumalabas na lang siya through actions, through our auras, I guess. So hindi ko talaga siya. I cannot find the exact words. Sa ngayon, pinaghahandaan na raw ni Kylene ang kanyang trip to New York para sa kanyang birthday sa September 3. Makakasama raw niya rito ang kanyang mommy.
Yun naman po yung sinasabi ni Mama. Ayokong may birthday ka na wala ako doon. At gusto ko rin pong makapag-bonding kay Mama doon. Kasi para po siyang mother and daughter vacation na rin. Alam niyo naman pong... In time naman daw sa pagkapalabas ng afternoon prime series nilang Shining Inheritance sa September 9 ang kanyang pagbabalik sa bansa. Yun na nga po yung wish ko ngayon darating na birthday ko na sana po talaga maging successful po ang Shining Inheritance. Apakaganda po na aming material, apakagaling na aming director, of course, ang pagbabalik ni Tita Connie. So it's really a special project for all of us. Lar Santiago, updated sa showbiz happenings. Ide-detain sa Women's Correctional si Cassandra Leong matapos ipa-cite in contempt ng kamera. Hindi kasi sumasagot sa mga tanong si Ong na itinuturong sangkot sa Pogo sa Porac, Pampanga at nakasama pa ni Alice Go sa labas ng bansa. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, wala pang kalahating oras ang pagdinig tungkol sa mga illegal na pogo dito sa kamera. Ay may panukala agad na i-cite for contempt itong si Cassandra Leong dahil sa pagtanggingan itong sumagot sa mga tanong ng mga kongresista. Tila nairita, Vicky, yung mga kongresista dahil kahit yung mga tanong kung saan siya nag-aral ng kolehiyo ay tumangging sumagot itong si Cassandra Leong. Ilang beses pa siyang binigyan ng pagkakataon na makipagtulungan sa hearing ng Quadcom pero iisa ang sagot ni Cassandra Leong na inaakusa ang incorporator ng Lucky South 99 Pogo. Dahil dito, formal nga siyang sinight for contempt at tinatasang ma-detain sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Matapos ang utos na ma-detain siya sa correctional, ay muling binigyan ng pagkakataon si Ong na magsalita sa pamamagitan ng executive session. Dito na nagsalita si Ong na pag-iisipan niya ang panukala. Matatanda nga nakadetain ngayon si Cassandra Leong dito sa kamera dahil sa hindi nito pagdalo sa pagdinig ng apat na komite ng kamera hanggang sa maaresto siya sa Indonesia at pa-deport pabalik sa Pilipinas. Bukod kay Cassandra, ilang beses ding binalaan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio dahil umano sa pagsasalita nito para sa kanyang kliyente. You are cited in contempt and you will be detained as a penalty for violating Section 11 of our rules. Any second? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Seconded. There is a motion to detain Cassandra Ong at the Women's Correctional Center located at Mandaluyong. Mandaluyong. It's a detention facility, Women's Correctional. Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Ang sinasabi ko po is right to remain silent po. Hindi po self-incrimination. I would just like to remind Madam Cassandra Ong and her lawyer that what we are conducting here is not a custodial investigation where you can invoke your right to remain silent. There have been Supreme Court decisions on this. So I think the witness has to answer. Otherwise, we will move to citer in contempt for refusal to answer. Hanggang sa mga oras na ito, Vicky, nagpapatuloy naman itong pagdinig at tinatanong na yung ibang mga resource persons habang hinihintay ang sagot ni Cassandra Leong kung i-avail niya yung offer na magsalita sa isang executive session. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Kasunod ng mainit na sagutan sa pagdinig kahapon, sa September 10 na itutuloy ng House Appropriations Committee ang pagtalakay sa hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Nagbabalik si Rafi Tima. Please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagfa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire chair. The presiding chair. So bakit? Yes, we... Bakit napaka one-sided nito, no, ma'am? Po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We know. Matapos ang mainit na sagutan sa pagdinig kahapon sa hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa 2025, nagpa siya ang House Appropriations Committee na ituloy sa September 10 ang pagtalakay dito. Kakaiba sa dating hearing ng budget ng OVP nitong nakarang dalawang taon kung saan naaprubahan agad ito sa loob lamang ng ilang minuto dahil sa parliamentary courtesy o pagbigay galang sa pinakamatataas na pwesto sa Ekotibo.
Isa sa pinagtalunan kung dapat bang tinanong si Vice President Sara Duterte tungkol sa paggastos ng kanyang tanggapan sa kontrobersyal na 73 million pesos na confidential funds na hindi pinayagan ng Commission on Audit. Giit ng bise, wala naman daw kasing confidential fund ngayon sa kanilang mungkahing budget. Hanggang sa sinabi ni Duterte. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Si Lano del Norte 1st District Representative Zia Alonto, makikipag-ugnayan daw sa opisina ni Duterte bago ang pagpapatuloy ng pagdinig. Ang request ko lang naman is umupo kami, yung mga staff namin, para leveling, no? Paano yung ipapresent na data and how do we go about with the presentation of her budget proposal. Si Adyo ang naatasang mag-sponsor sa 2025 OVP budget sa plenaryo. Lahat naman ng ahensya ng gobyerno ay mahirap talaga i-sponsor because it requires diligence, it requires a thorough knowledge of each sponsor to understand what he is offering to the plenary. Ayon sa Office of the Vice President, makikipag-ugnayan sila sa opisina ni Adyong gaya na rin na napag-usapan matapos ang pagdinig kahapon. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, sa ginawa ni VP Sara kahapon sa Kamara, ipinakita niya ang saloobin tungkol sa mga kongresista. Maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras. The Sparkle family is getting bigger and bigger dahil masaya nilang win-welcome si South Korean star and opa, Kim Ji-soo. Ngayong he's officially part of the fam, sino kaya ang kapuso stars na gusto niyang makatrabaho soon? Makichika kay Aubrey Carampel. Certified K-puso na ang South Korean actor na si Kim Ji-soo. Pumirma na ng kontrata ang K-drama Oppa bilang pinakabagong talent ng Sparkle GMA Artist Center ngayong araw. Present sa contract signing si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at ang co-manager ni Ji-soo na si Kathleen Digo, Universal Records Managing Director and Galaxy Management and Entertainment President. Co-managed din si Ji-soo ng S-How LTD sa Korea. I'm really grateful for signing with GMA and Sparkle. I'm really excited to work with them. We're very happy to have him with us, with GMA and Sparkle. I think he will add another level to Sparkle. And also, we know his skills and talents. And I'm happy that he will now share it with the Filipino people. And I hope na abangan ang lahat ng kanyang projects dito sa GMA. Bumida si Ji-soo sa ilang hit K-dramas, kabilang ang Moon Lover Scarlet Heart Rayo, Strong Girl Bong Soon, at My First First Love. Before he officially signed the contract, ay nag-guest din siya sa GMA action drama series na Black Rider. Napapanood at nagpapakilig naman siya ngayon bilang ang child psychologist na si Dr. Kim Young sa Abot Kamay na Pangarap. K-drama feels na nga agad ang unang pagkikita nila ni Doc Annalyn Jillian Ward sa serye. Patok din sa fans ang kanilang TikTok videos. I'm really thankful to they watched our show and Kelly and you know Jillian, she is a good actress too and she and the Abot Kamay team, they always welcoming me and help me a lot. So I love to work with them. It's really fun. Meron pang isang project na niluluto, drama rin, for prime time. So abangan na lang nila. Pero meron na yon. Pero sino-sino pa nga ba ang gusto niyang makatrabahong kapuso stars? I work with Lulu Madrid, but we didn't have a same scene, so if I have a chance, I want to work with him soon. And also the Bobby Forteja. Eh, kumusta naman kaya ang kanyang experience bilang isang kapuso? I get to learn like new culture and new language, new environment. You know, working abroad is
kind of big challenge to me. So all my experience is like very precious. And moving forward as a Kapuso, ano pa ba ang kanyang goals? I'm just trying my best and just trying to live in present and focus on my present life. Fighting. Lapan. Maraming salamat po. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Naungkat sa pagdinig ng kamera sa proposed budget ng DOTR, ang isang pag-aaral na isa ang Pilipinas sa mga bansang kulang sa tulog. Ang isa sa mga dahilan niyan, araw-araw na kalbaryong traffic at pahirapang pagkocommute na sinusuong ng mga Pilipino. Ang tugon at programa ng Transportation Department. Sa pagtutok ni JP Soriano. Para lang tiyak na hindi malate sa 7 a.m. na oras ng trabaho, gumigising ng alas 4 ng madaling araw si Rico. Bukod sa karaniwang routine bago pumasok, inaabot din mahigit 2 oras ang kanyang biyahe mula Mandaluyong hanggang Commonwealth Quezon City dahil sa matinding traffic. Pag-uwi naman bandang alas 7 ng gabi, inaabot siya ng 3 oras na biyahe at nakakauwi na ng bandang alas 10 ng gabi. Kaya si Rico, nasa 4 oras lang daw ang tulog kada araw. Kulang na kulang sa tulog. Sobrang traffic, sir. Ganun. Traffic. Kasi kung hindi naman traffic, talagang mabilis lang yung oras ng dating namin sa trabaho. Ang ganitong kalbaryo ng mga commuters sa pang-araw-araw ang tinalakay sa pagdinig ng Committee on Appropriations ng House of Representatives para sa proposed 2025 national budget ng Department of Transportation. In a study by the World Economic Forum in 2019, isa po tayo sa pinaka-most sleep-deprived. Why? Because you have to wake up at 4:30 in the morning, you have to go up to a mountain of stairs just to cross EDSA, to ride the bus. Nakakainin pa ng bike lane, kakainin pa ng bus lane, kakainin pa ng kung sino man abusado dyan. Tugon ng DOTR, tuloy-tuloy ang mga ginagawa nilang hakbang para matugunan ang matinding problema ng bansa sa traffic. Kabilang daw yan ang pangmatagalang solusyon gaya ng pagpapaganda ng EDSA bus carousel. The reason why they are going to the busway carousel po dahil yung travel time, it's either hindi ho nag-increase, it's still fast as compared to other mode of transportation. Naungkat din ang problemang Pilipinas ang may pinakamaikli at kaunting riles sa buong Southeast Asia na isa sa inaasahang solusyon para maibsan ang traffic at transportasyon sa mga Pilipino. Sabi ng DOTR, umuusad ang mga railway projects ng gobyerno at inaasahang magagamit na sa mga susunod na taon. Gaya raw ng North-South Commuter Railway Project, LRT1 Cavite Extension Project, MRT3 Rehabilitation Project, at iba pang proyekto. We have 5 ongoing construction railway projects, 3 pre-construction projects, and 13 project development stage projects. The Metro Manila Subway, touted as the country's most ambitious infrastructure project to date, has already attained significant progress in its construction. Kaugnay naman sa bike lane sa bansa, sabi ng DOTR, isinulong nila ang pagbuo ng karagdagang 260 kilometers na bahagi ng mga kalsada na mangangailangan ng dagdag na budget. Pero tanong ng ilang mababatas, ligtas at tama ba ang pwesto sa kalsada ng mga bike lanes ngayon? The program regarding bike lanes po, I'll just have to be transparent po, na was in the previous administration, so nandiyan na po yan ngayon. And I know there are certain concerns po that were raised. There are concrete concerns about their current regarding location. Sa bike lanes po, no? So we are further studying that program of ours. But at the moment po, nandun po yon, and we have to maintain and make it safe po sa ating mga bikers po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kakapasok lang po na balita, denied o hindi pinayagan ng Timor-Leste ang motion for reconsideration ni dating Congressman Arnie Teves para baligtarin ang pag-aproba ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas. Inanunsyo yan ng Department of Justice base sa natanggap na official update mula sa Prosecutor General ng Timor-Leste.
Ikinatuwa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagtanggi ng Timor-Leste sa mosyon ni Teves at tinawag itong mahalagang hakbang sa pagkamit ng hustisya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Becky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.